Afternoon again, mga kapos-sipers, mga kabaro. Captain Cilian is back, aka Captain Suwang City. Dito naman tayo sa bridge, mag-practice naman tayo ng calculation. Gawin natin is request to kay Juan. Request kay Siman Batanguinho. Nag-request siya ng, sabi niya, sir, pwede ba kagagawa ng loading sequence at discharging sequence? Okay? So, bago tayo gagawa ng sequence sa Siman Batanguinho, gagawa mo tayo ng kargaminto dahil wala pa tayong kargaminto eh. Okay? So, salamat sa support. Salamat sa support, mga kapwa sipirers. Salamat sa support niyo. Huwag niyong kalimutan na subscribe, like, and share. Huwag yung kalimutan i-click yung notification bell. Huwag yung kalimutan i-click yung notification bell. Okay mga sir, mga kapwa sipirers, dito tayo mag-start. Okay, gagawa muna tayo ng kargaminto bago tayo gagawa ng sequence. So, ngayon, assuming naka-receive na kayo ng Boyd's instructions sa charterer. So, ito yung cargo nyo, 75,000 metric tons plus minus 10% molo, Colin bulk. Okay, ito yung nakalagay sa Boyd's instructions nyo. So, molo is more or less plus or minus. Yung stretch factor ng coal ninyo is 41 cubic feet per metric ton. Ang load port nyo na nakalagay sa instruction nyo is Darling Pool Bay, Australia. So, no drop restriction for your vessel. Density at load port 10.022. Tapos yung disport nyo is Mizumi, Japan. So, mayroon kayong drop restriction na 12.5, density of 1.019. Okay? So, since yung disport natin is Japan, meron tayong drop restriction na 12.5. So, yung gagawin natin, yung doon tayo mag-umpisa sa Japan, sa Mizumi. So, yan ang tawag na loading back. Okay? So, doon tayo mag- compute ng kargaminto start sa Mizumi. Okay. So, ngayon, magipag-coordinate kayo kay Chief Engineer kung ano yung kung ilan yung mga fuel oil, diesel oil na expected na ROV doon sa Mizumi. Okay. So, halimbawa, gagawa tayo ng halimbawa, meron ang bigay si Chief Engineer ng FO sa Mizumi. So ang FO niya nga binigay is 550, tapos yung DO niya sa 100. Okay? Tapos yung lube oil niya 25. Tapos yung press water niya. Yung press water, magde-declare kayo ng kayo nang bala kung ilan yung i-declare press water sa arrival ng Mizumi. So mag-declare tayo ng 200. Okay? Tapos yung constant natin is 250.
Tapos yung balas, yung unpumpable balas. Yung unpumpable balas sa 200. Okay? So gagawa muna tayo ng dead weight calculation. So ito yung mga non weights, ito yung mga expected na mga ROV mo arrival sa Misumi. So i-total natin 'yan. Okay, total deductibles. E ngayon, kunin natin yung displacement tong 12.5. So, 12.5. Ang displacement ng 12.5. Kunin natin dito sa hydrostatic table. So, okay. So ito yung 12.5, ito yung displacement niya. So ilagay natin dito. Tapos yung light ship. So displacement ng 12.5 tapos yung light ship. Yung light ship namin is lang love ship natin is 13912. Okay? Line 4898-13912. So ito yung dead weight mo. Okay, meron ka ng dead weight. Tapos yung total mo na deductibles E1325. Meron siyang 1325. So ito na yung cargo mo. Ito yung cargo mo sa density of 1025. Okay? So since yung density ng Misumi is 1.019, kukuha muna tayo ng density correction para kuha natin yung kargamento ng Misumi. Okay? Yung formula ng kuha ng density correction. So, ito yan. Displacement. I-times mo ng 1.025 minus ng density at berth. Ito yung density at berth. I-multiply, divide mo ng 1.025. Okay? So, yung displacement mo, 94898, 1.025 minus 1.019. So, divide mo ng 1.025. Okay, 94898 times 0.06, multiply mo ng 1.025. So ito na yung density correction mo.
5 5 6. Okay, so ito yung density correction mo, i-minus mo dito sa cargo na to na 1.025. CB9661 minus 556. So meron ka ng kargamento na CB9105. Ito yung loadable. Cargo mo. Ito na yung loadable cargo mo sa 1.019. Okay? So, meron tayong kargamento. So, makagawa natin yung sequence yan. So, bago tayo gagawa ng sequence, gagawa mo natin ng express storage plan. Okay, step by step tayo siman na batanggin nyo para parang actual din yung ginagawa natin. Okay? So, punta tayo sa dito tayo sa computer na. Okay, meron tayong dead weight calculation. Ipasok natin ito sa load call natin, loading computer, para makagawa tayo ng pre-storage plan. Okay. Okay, ito yung loading computer namin. So, dito tayo magkakuha ng sample. So, itong barko namin is 7 Budiga, Siman, Batanggenyo, 7 Siam, 5, pare-pareho lang yan sila, ha? So, ang kargamento natin is CB9105. Ngayon, i-input muna natin itong mga noon weights. Yung arrival natin sa Misumi. So, dito tayo sa fuel. Okay. So dito na yung fuel natin. Yung fuel na 550. So dito na siya. So punta tayo sa diesel. 100 yung diesel natin. LSMGO 100. Fresh water natin i-declare is 200. Tapos yung constant mo na 250. Tingnan natin yung constant na 250. So okay, dito yung constant natin. Dead weight constant. Ito yung constant natin, 250. Naka-input na siya. Tapos yung unpumpable ballast muna
200. Okay. So dito na, naimputan natin yung mga weights ng arrival. So ito yung FO, ito yung DO, ito yung presoter, ito yung balas. Yung balas mo 200 yung balas mo. So okay, ito na yung FO, DO, presoter, tsaka yung balas mo. So, dito na sila lahat. Yung lahat na arrival expected mo sa discharging port. So, magkarga na tayo dito. Ilagay natin yung kargamento natin. Okay. So, ito yung kargamento natin. 79,105. So, pitong budiga to siya. So, 79. Let's say 10,000 muna. So, mag-play lang tayo dito. Siman matanggi nyo. So, 9,000. 8,000. Okay, play-play lang dito. Play-play lang tayo muna. Okay. Yung switch factor po lahat kay cube, switch factor natin is 41.41 cubic feet per metric ton. Per metric ton. So ito na. So ito cubic feet per metric ton. So palitan natin ito ng 41. So ito yung kargamento natin, 73. So kulang pa tayo ng 79,105 - 73. So kulang pa tayo ng 6,000.
Okay, so meron tayo. Ito yung kargamento natin, 79105. So meron pa tayong trim na 0.1, so kailangan natin na rival is even kill. So mag-play na naman tayo dito. Andiyan na yung kargamento natin. So ang gagawin natin is play na lang. Okay? So mag dito tayo sa size minus 100. Plus 100. Okay, ito na. Sub pa tayo ng 0.01. So, almost even kill na tayo. Konti na lang. Okay. So, ito na. Even kill na tayo sa rival, no? Kita nyo? Even kill na tayo sa arrival. Ito na yung kargamento natin. So tingnan natin yung deflection natin kung okay, nakita nyo yung deflection natin 0-0. Okay, so palagi nyo i-check yung deflection nyo. Ito yung deflection nya. Palagi nyo i-check yung deflection nya. Kung magawa nyo ng 0-0 yung deflection, gawin nyo ng 0-0. Kaya pag alis sa barko natin, kahit 0-0 yung deflection mo, pag alis sa barko nyo is saging condition talaga ang lalabas. So ito na siya. Ito na yung rival drop natin. Ito na yung gagamito natin sa Misumi. So i-save natin to. Okay, ito na siya. Dito na. Open. Okay, ito na. So, ito na yung loading sequence. Loading cargo and ballast water sequence. So, ito na yung format niya. Kopyahin nyo dito yung kargamento nyo. So, ang uno is 94%, 0.6, tapos yung cargo niya, cargo niya is 12,700. Number 2, 88.9. Cool.
Ang cargo niya is 11880. Number 3. 84%. Cool. Cargo niya is 10,800. Number 4, 73,2. Cool. 85,20. Number 5, 84,2. So 84, cargo niya is 10,800. So number 6, 88%,4. Cargo niya is 11,800. Number 7 is 93,9. Cargo niya is 12,605. Okay, so load port niyo is Darlimpol. This port niyo is Misumi. Okay. So okay, dito na. Okay. So ilipat natin to sa load port sa Darlimpol. Okay. So assuming ito na yung arrival condition nyo sa Darlimpol. So kung nakikita nyo dito, ito yung ballast tanks niya. So, ito yung mga budiga. So pwede tayo mag-start ng kuan? Sequence, loading sequence. Kasi meron tayong kargamento eh. Okay. So ito yung cargo niya. So ang load port niyo is density of 1.022. Palitan natin niya ng 1.022. Okay. So dito tayo mag-umpisa sa cargo hold number 3. So ang planning natin is 2,000 yung pang trimming.
Okay? So, number 3 tayo. Lagyan ko na number 3. Cargo hold number 3. So, lagyan ko ng 7,000 dito. Okay? So, lagyan ko ng 7,000. So, punta ka sa balas. So, i-pump out mo yung dos. Pump out mo rin yung balas. Okay. Pump out DB 2. Port on starboard. So, kopyahin mo yung draft. Kopyahin mo yung draft dito. Forward. Up. So, maganda yung mataas ang trim para mabilis yung mabilis yung kuha ng balas nyo. So dito yung ano nyo, bending moment at saka yung shearing force. So gagamitin natin is sa harbor kasi nasa pantalan tayo. So harbor gagamitin natin. So kung pupula yan, so ibig sabihin failed. So kahit nakalagay na sa seagoing, hindi pa rin nasa nakapula. Okay? So, sunod kong kargahan, sunod natin kargahan, 5. Punta tayo ng 5. Okay, 5. Ito ko 5. Karga rin ako ng 7,000. Okay. So, pump out sa balas. Pump out. DB 3 port on starboard, tapos kopyahin mo yung draft mo.
punto tayo sa 7. So, cargo hold number 7 tayo. Number 7. So, karga din ako ng karga ako ng let's see 7,000 pa rin. So, pump out ka sa balas. Pump out mo yung number 4 mo na balas, tapos yung after peak ko nilagyan ko ng 50% para mataas pa rin yung trim. Okay, maganda pa rin yung higop ng kuha natin. Di-blasting natin. Tapos APT until 50%. Okay. Kopyahin mo yung draft. Okay. So next tayong kargamento. So meron tayong Tres Cinco City. So punta tayo sa Uno. So Uno tayo. Let's say sa Uno, karga ako ng 6,000. Okay. Pump out mo yung balas sa Uno tsaka sa Purpik. Okay, so kopyahin mo yung drop. So pump out DB1 starboard 4 peak until empty. Okay, so kopyahin mo yung drop.
Okay. Okay, meron na tayong 1, 3, 5 city. So, dito tayo sa number 4. Yung kargamento natin sa number 4 is 8520. Pwede mo yung i-diretso. Okay, diretso mo yung karga yan. 8520. Okay. Stripping. So, sunod. Size tayo, size. So, 6. Lagyan ko to 6. So, number 6, pwede lagyan ko ng 6,000. Okay. Stripping pa rin. So, kopyahin mo yung drop. So, okay, punta na tayo sa dos. Okay. Sa dos. Two. So, lagyan ko ng 7,000 din. Okay. Stripping pa rin.
So okay, kung nakita nyo, meron na mga laman lahat, no? So balik tayo sa trace, balik tayo sa trace. Okay. Ang kargamento sa trace natin is 10-8.